Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina! Ngayong araw mga kalasa ay gagawa tayo ng pork chop na talaga namang napaka-juicy at napakalambot niya. Tara na mga kalasa, samahan niyo ako sa aking kusina. Mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Sa bowl mga kalasa, maglagay tayo ng 1 teaspoon na paprika, 1 teaspoon na paminta, at saka 1 teaspoon na asin, at saka 1 teaspoon chili powder, at 2 tablespoon na brown sugar, at 3 tablespoon na soy sauce, at 2 tablespoon na banana ketchup, at 2 tablespoon din na cooking oil mga kalasa. Ihalo lang natin hanggang sa mag-well combine ang lahat nating ingredients or lahat nating spices. Pagkatapos na okay na yung ating marinade, i-set aside muna natin. Mayroon ako dito 3 perasong pork chop. Ipat dry natin ng kitchen towel para matuyo siya. Pagkatapos niyan, takpan natin o kuvera natin siya ng cling wrap. Pag natakpan na natin ng cling wrap yung ating pork chop mga kalasa, gagamitan na natin ng meat tenderizer para malambot yung ating pork chop at saka magiging juicy siya pag niluto natin. Ganun din ang gagawin sa kabilang side. Gamitan din natin ng meat tenderizer. Pagkatapos yan mga kalasa, yung pinakataba ng ating pork chop, gigilitan natin na para magkaroon siya ng slice. Para pag pinirito na natin yung ating pork chop, hindi siya mag-deform o magkulubot. Kaya ganun lang din mga kalasa, gawin lahat sa ating pork chop. Sa puntong ito mga kalasa, ilagay na natin yung ating pork chop sa ating bowl. At ilagyan na natin ang ating marinade na ginawa kanina. I-marinate lang natin yung ating pork chop ng at least 1 hour or mas maganda kung hindi ka naman nagmamadali pa, i-marinate mo siya ng one night or overnight. Ihalo lang ng nating mabuti mga kalasa para lahat lang ng pork chop ma-marinate siya sa ating sauce or sa ating marinade. Pagkatapos niyan, takpan natin ng cling wrap at saka i-chilled ng overnight. Overnight ko yan mga kalasa, i-chilled para manuot talaga yung lasa ng sauce natin sa ating pork chop. After overnight mga kalasa, iprituhin na natin yung ating pork chop. Sa kawali, naglagay na ako ng kunting mantika lang. Ilagay na natin yung ating pork chop para prituhin. Samahin ng apoy lang mga kalasa, wag lang masyadong malakas or sa low medium heat lang ang ating apoy. Pagkatapos mga kalasa, antayin lang medyo mag-golden brown na yung kabilang side at saka baliktarin natin. At saka bantayan mo mga kalasa kasi madali masunog yung ating pork chop kasi dahil doon sa ating minarinate na mga spices niya at lalong-lalo na mayroon siyang sugar. Kaya ang sugar madali mag-caramelize kaya yun ang magkukos ng mabilis siya masunog. Ganyan lang mga kalasa, pagkatapos yan maluto na yung isang pork chop natin. Ituloy na lang natin yung mga natira pa nating pork chop sa pagpreto.
Ito na mga kalasa, presenting yung ating pork chop na talaga namang napakasarap at napakalambot niya, lalong-lalo na napaka-juicy niya pa. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan nyo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Muli mga kalasa, maraming maraming salamat sa panunood. Thank you. Thank you mga kalasa. Bye-bye.